Hi guys, kumusta po? At isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat, especially po sa mga bago dyan at sa mga interesado po sa cryptocurrencies at mga pwede natin pagkakitaan through online. And for this video po ay update lang tayo uli dito kay Binance. And para po ito sa mga laging nagtatanong, tapos dun sa mga nag-aabang kung kumusta na daw ba si Binance dito sa Philippines. So alam naman natin guys, no? Baka may hindi pa updated dyan or baka hindi nyo pa alam to, but I think guys almost lahat naman tayo is nakabalita na na si Binance is binigyan na nga ng taning ng SEC or Security Exchange Commission. They only have 3 months, no? Inisyo yung kanila yung 3 months, nag-start from November, and I think kung magkatotoo man yung banning or pagpasara kay Binance dito sa Pilipinas, pagpasara means ibablock po yung website, no, para hindi na ma-open, tapos hindi mo na siya ma-download sa Google Play Store, wala ka na rin makikita mga ads about Binance dito po sa Facebook or sa kahit anong social media platform. Yan po ang plano ng Security Exchange Commission dito sa Philippines. And ayun nga, 3 months na lang. So syempre, lahat ng nakabalita is nagpanik, no, iba natakot, and syempre yung iba is siguro iba ay lumipat na, no, ng ibang crypto exchanges. Mapa local man yon or other crypto exchanges, wala namang problema, no, kasi ayun nga, marami pa namang alternative talaga na pwedeng gamitin. Yun lang, syempre may mga advantage din kasi si Binance, though may disadvantages kasi nga hindi regulated, walang lisensya sa Pilipinas. But compared kasi sa lahat ng crypto exchanges, parang mas madaling gamitin or mas tawag dito, mas maganda yung services na in-offer ni Binance. So kaya marami talagang gumagamit kay Binance. But anyway, ayun nga, bottom line is hindi po siya regulated, and that is why nagkaroon siya ng warning from SEC, Security Exchange Commission, na ayun nga, bawal siyang gamitin dito sa Pilipinas. And they only have 3 months, okay, para ayun nga, tawag dito, mag-comply kung nakikipag-usap yung SEC, no, sa Binance. Or I think siguro naman nakikipag-usap nga si Binance to SEC. But question is, kumusta na, no? Ano ba ang update? Patutuloy ba yung 3 months, after 3 months na i-close si Binance, para at least, no, ay makapag-ready nga kung let's say may fund ka pa kay Binance, ma-withdraw na or malipat na yan sa ibang crypto exchanges, sabi nga magpa-local man yan or other crypto exchanges. But ayun nga, so far guys is still wala pang update, no? So ulitin ko guys, wala pang update. Same pa rin, no? Katulad nung nakaraan nating share, na though ay nga, parang firm talaga eh, yun talaga yung gustong gawin ni SEC, na i-ban after 3 months itong si Binance, i-block yung website. But mayroong isang tawag dito, attorney. Ayan, Attorney Rafael Padilla, author of Fintech, First Laws and Principles about Binance Situations in the Philippines. So may shinare siya. I don't know, napanood nyo na to guys, so shinare ko na rin ito. Ang sabi rito is, Binance website can be blocked without court order. So yung pala, hindi naman pala basta-basta pwedeng gawin ni SEC. No, ni kahit pa magsama-sama si SEC, si NTC at DICT, pero kung sila lang ang magde-decision without the court order, ay still guys, no, hindi po nila mapablock si Binance. Sabi dyan, SEC, NTC, and DICT cannot issue blocking order to enforce securities law. So wala silang kapangyarihan palang gawin yon. Kahit pag gustong na nilang i-block itong si website, wala po silang magagawa. If, ay nga, walang court order. The Security Regulations Code did not expressly grant the SEC the authority to block web access to website or platforms where securities are sold or distributed. While the SRC empowers the SEC to enlist the aid and support or deputize government enforcement agencies to implement SEC's powers and functions expressly granted by the same law, it does not automatically follow that SEC can imply request the NTC to order ISPs to block Binance or any other unregistered crypto exchanges, website, or applications due to alleged violations of security law. So, ayun nga. Bottom line is,
hindi pala kayang gawin ng SEC, no? Hindi niya pwedeng utosan si NTC tsaka DICT. Alright, magagawa niya lang yan if merong court order. Ayan, court order po. Only be blocked via court order. So while the agency vigilance and enforcing securities law should be commended, the SEC through the assistance of the NTC and DICT cannot just restrict access, ayan, to or block Binance website based on allegations that Binance is violating Philippine securities law. There is no statutory basis for this type of enforcement actions, particularly when it comes to securities regulation. So the SEC and its officials invoke investor protection as the impetus of its initiative to urgently block Binance website in the Philippines. But even the Financial Consumer Protection Act did not expressly empower financial regulators like the SEC, the authority to directly issue blocking access orders or indirectly by requesting the NTC to issue the same order. To insist that Binance website can be blocked upon the order, the NTC or the DICT would be to take a drastic shortcut that is not sanctioned by the law and regulation that the SEC seeks to enforce. So, ayun nga, kung gagawin ni SEC yan, mag-shortcut sila. So, sila mismo is magkakaroon ng violation doon. Kasi nga, dapat may court order at kailangan mapatunayan nila na si Binance is may nilabag na batas. If merong ang batas na nagsasabing may nilabag, alright, or I think they have to prove na may ganun nga nangyari, so kailangan nila at least ng mga complainant. Na kung walang complainant, which is I don't think so, kung meron, kasi halos lahat ay gusto si Binance, so kung walang complainant, walang silang mapapatunayan, hindi mabablock si Binance. So yun po yung pwedeng mangyari. But anyway guys, no, still, kung syempre kung i-push talaga ng SEC yan, wala man tayong magagawa. Okay? So, I think dalawa lang pwede mangyari dyan. Pwedeng pabayaan na lang si Binance, no? Makalimutan na lang yan. So, parang nag-create lang ng panic si SEC. Or, pwedeng i-push talaga nila kasi nasimula na nila eh. Depende guys, no? But sabi ko nga, update na lang tayo. So far, wala pa siya guys. Wala pang update. And I think guys, magsasabi naman to sila kung talagang sure na. Na ibablock si Binance, and syempre time to transfer na yan kung may mga asset po kayo. Alright, so ito lang gusto kong i-share. Maraming salamat. Hopefully nagkaroon kayo ng idea, and God bless po sa ating lahat.